Napasalamat din ako na ganun yung simula ko. In early in my career, binigyan agad ako ng dalawang talo. Early in my US career, binigyan agad ako ng dalawang malakas na kalaban, tapos dalawang magkasunod na talo. Then, unexpected, nanalo ko na nakaraan sa China. Ang turo na sa anon, huwag kayong mag-wit kasi minsan matalo tayo, pero darating din araw na ibibigay sa atin yung panalo. Si Shane Yang, tough siya, durable na fighter. No, pero kung hindi siya natapos yung pagkakas, kibig siya, tough siya. And ngayon, prepare siya na laban sa akin. So, in-expect ko na yung nag-survive ka kay Volkanovski is mas magaling pa yung mga kalaban ko kasi doon sa Shane yung mga kalaban ng Volkanovski. So, may-expect talaga ng hindi madaling laban. Pero nakita ko din yung mga holes niya sa laban. Nakita ko para siya talunin, nakita ko paano siya pumasok, nakita ko mga movements niya, and I think, kung yung mga nasa isip ko is ma-apply ko sa laro, take ko mananalo ko. I'm done like trying to prove my trying to no parang i-surpass other people's expectation. Pagod na ako ng ganyan. I mean, I'm not fighting for what people thinks eh. Now it's different kaya medyo relax ako ngayon kasi the more na you want to prove yung expect na mali expectation ng mga tao sa'yo, the more na may pressure kaya relax ako and I know myself. Alam ko kung anong, what's my capability and kung paano talunin si Shane. Alam ko pa kung paano ako naganda and pupunta ako doon para gawin ko anong mahal ko, anong gusto ko and what makes me happy. And I'm fighting for my family and for my supporters. Not because I am not fighting, not because na gusto kong surpass yung expectation ng mga tao.